Welcome to 5-1 Talk. Okay, listen to me, eyes on me. Are you ready? Good. So now let's start. Subscribe ng YouTube channel ko, please click the subscribe button and also please click the notification bell for you to be updated sa mga future videos ko. Very good! So before we start, let's have some quick history about 5-1 Talk. So 5-1 Talk, guys, Chinese company po siya. So mostly talagang ang estudyante namin is Chinese. May mga level kasi yan, level 0, 1, 2, depende kung masuswertihan ka talaga sa sa pagtuturo ng mga bata. Kasi may iba talagang walang alam. So it's for you just on how to teach them na yung makukuha mo yung attention niya eh. Kasi alam mo naman, may evaluation yung mga guru natin. May evaluation tayo. So may mga evaluation tayo after sa lesson. Alright, 5-1 Talk started 2011. So in the Philippines, nag-start siya in 2012. So 5-1 Talk is still recruiting teachers all around the Philippines. So actually, until now, they are still hiring, they're still looking for teachers. So yung teacher kasi sa 5-1 Talk, by level yan eh. For example, yung mag-a-apply ka, mostly ang level mo kung first ano ka is newly hired teachers. Okay, after the newly hired, hindi ko alam kung ano, this is the chart. Okay, so ako nasa junior teacher na. So, hindi ko nasasabihin yung magkano ang sinusunod ako. So, next is 5-1 Talk is a booking system. Yes, booking system po siya. That means, hawak mo yung oras mo. For example, sa akin, kasi I am a teacher in Bangkok, Thailand. Yes, I'm an English teacher in Bangkok, Thailand. So, 5-1 Talk is my parang sideline. So, parang sideline ko lang siya. Kasi sa morning and afternoon, whole day ako sa school. Then, pag-uwi ko sa bahay, mga 6, nag-start na ako mag-open slots. So, 6, 7, 8, 9, 10. So, di bali 5 hours. 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 10:30, ganun. Kasi may 6:30, 6, 7:30, mga ganun. Kasi nga, ang turo ng 5-1 Talk is 25 minutes. Only per lesson is 25 minutes. So, bakit 25 minutes? Bakit hindi na lang 30? So, the reason why 25 minutes after your lesson, you still have 5 minutes to encode or to have a lesson memo. Yeah, kung anong ginawa o anong lesson, tapos yung mga mispronounced words ng students mo, then one star! Are you hungry? Hot dog for you! That would be only for 5 minutes, so still have the preparation for your next class. Hindi ako masyadong nag-o-open ng maraming slots kasi stress pa sa morning, stress pa din sa afternoon. Ginawa ko lang siyang sideline talaga. The most important thing is peso salary. So kasi I earn baht, then it's separate pa din sa peso. So I still have my savings in the Philippines. 6 p.m. sa Thailand, in the Philippines is 7.
Okay, so I started opening, so I start open my slot in 6 p.m. So it should be 7 p.m. in the Philippines. Wow. O, diba, para siyang advance, I mean, late siya ng 1 hour. So ang benefit lang sa amin is makakatulog kami ng maaga. While sa Pilipinas, nagtuturo pa sila kasi advance sila ng 1 hour. And then, magtatapos ako ng pagtuturo na sa mga 10:30 or 23:30 sa military time. Yun kasi yung oras ko. At diba, sa matatapos ako 10:30 talaga. So, 10:30, 11, pagka 11:30, yan na yung tulog ko. Then, same. A lot of people asking me, how did I apply? How did I apply in 5-1 Talk? Kasi they know that I'm in Thailand. I'm currently living in Thailand. Then how did I apply in 5-1 Talk? So, yung first ko kasi may nag-recruit sa akin or like referral. Kasi may mga referral incentives tayo dyan. Tapos yung mga referral, yung nag-refer sa akin, siya ang nag-offer ng phone call. Kasi may mga phone interview kasi dun eh. Hindi ko alam yung paano yung mga initial interview pa. Siya yung nag-offer na, okay, for the technical check, ako muna kasi since malalaman nilang nasa abroad ka, ganyan. So, siya ang nag-offer ng technical check, phone interview. Sa phone interview kasi hindi naman nakikita yung mukha. Kaya, duro, sanay na din siya sa mga questions doon, kaya nasagot niya. And then, for yung actual interview na, kasi may talagang face-to-face kayo ng panel eh. Doon na ako nag-appear. So, it's my part naman na ako na, sige, ako na lang. Ako na lahat. Doon, nag-usap kami, ganyan. Tapos, pasabi naman. Next is yung demo. Yes, dadaan ko sa training. Sa training pa. Training, then after that, may demo, demonstration. Doon na ang malalaman kong ganyan. Pero feeling ko wala naman talagang mababagsak. Kasi kung mababagsak ka sa first demo, magti-training ka ulit for another demo. So it means may chance kang mapasa yung demonstration na yun. So with that, I successfully passed the demonstration and now I'm here teaching in 5-1 Talk. Every Saturday and Sunday, sa sweldo doon is 10 pesos incentives every weekday. Kagaya sa akin, as what I mentioned, that I only started teach 6 p.m. So much more yung iba, di ba? Nag-start sila ng morning. Ginawa na talaga na lang full-time yung 5-1 Talk. They started teaching like 8 a.m. until 11 p.m. So, ang laki ng matatanggap nilang sweldo, guys. Kasi, di ba, by level yung ano natin bilang teacher. Newly hired teacher, junior teacher, senior A, senior B. Yung mga sa mataas na yun, syempre, nag-i-increase yung mga salary nila. Kaya, every lesson or every 25 minutes lesson, malaki yung per hours nila. Di ba? Siguro nasa mga 150, 200, per hour or depende na yun sa isang week. I'm not sure with that. So kasi di pa naman ako nag-upgrade eh. Kasi bago kang mag-upgrade pala, guys, kasi I'm in junior teacher na. I was tagged as junior teacher since I was launched. Depende sa mga ano mo yan. Sa ano mo, sa mga experience. Okay. So before you proceed or before you upgrade to another level, may mga lessons kang kailangan tapusin. For example, to be tagged as senior teacher, you need to finish 400 lessons or I'm not sure kasi wala pa akong plano magpa-upgrade. I rather choose to be as a junior teacher lang muna. Kasi di naman talaga ako yung ano ba, yung parang atat. Kasi this is just only my part-time, guys. So I mentioned. And hindi ko naman talaga sinasabing part-time lang, ganun. Nakakatulong din naman siya. Pero sa ngayon, kung anong meron, yun lang muna. I started in 5-1 Talk. The 5-1 Talk advised me to open BPI savings account.
So paano yun? Eh, nasa Thailand ako. Ang ginawa ko is hindi muna ako nag-ingay since it's pandemic. So may reason pa na bawal makalabas, bawal lumabas. So ganito, ang sinabi ko doon, may ano naman sila eh, may okay, sige, kasi nga lockdown, ganyan. So it's okay. Until March, April, May. So May parang okay na sa'yo kasi May, June, ganun. Kasi GCQ, you are able to go to the bank na anytime if you want. So ganun, nag-email sa akin na you need to provide your savings account, BPI. Sabi ko, sinabi ko na yung totoo nga, I'm currently in Thailand. Sabi ko na stranded ako dito, ganyan. So they allow me to have PayPal. So the reason why I have my PayPal because of 5-1 Talk. So sa PayPal ko siya dinediretso yung mga sweldo ko. Started March, April, May, June. 4 months yun ah. Na 4 months ko nasa PayPal ko siya. Pero to have an PayPal account, guys, hindi siya madali. Kasi kailangan mo pa yung i-link yung Thailand bank account mo, which is hindi naman siya hassle, pero yung may mga confirmations. So mabasa ganun na. So it's for you to find out kung paano mo maililink yun or yung mga ganun. Next is yung sa PayPal. Okay, na link ko na siya. Nakakuha na ako doon ng 4,000 baht. So 4,000 baht, magkano yun sa Philippines? Depende sa rate yung value ng baht or peso to baht, which is very very small. Pinas yun nasa 6,000 pesos. Yes, 6,000 pesos and nakuha ko dito sa Thailand, so naging 4,000 pesos na lang siya. Yes, 4,000 pesos. Malaking bagay na yun sa amin kasi nga wala kaming trabaho noon, lockdown sa Thailand. So yun, malaking tulong din naman. First ko yung sweldo sa March. Sa first cut-off or first month, I'm not sure with that. Masa nakakuha muna ako ng 6,000 pesos noon na sweldo and 4,000 baht. And then, hanggang ngayon, actually, kakasweldo lang guys. And I decided because I decided to withdraw the money kasi matindi po na yun. Ano namin mag-grocery guys kasi wala na kami makain. And thank you so much to 5-1 Talk for this opportunity. Thank you so much guys, especially sa mga taong walang-wala. Then it's really a blessings for us, especially this time in the middle of pandemic, lockdown, eh, nasa bahay lang tayo. So, nakakatulang ang 5-1 Talk. Alright. So, magkano na ba ang natanggap ko ngayon na sweldo for the month of June? Tidin. Actually, winidro ko siya lahat, guys. Kasi, gusto ko din ipakita sa inyo ba kung magkano. This is only enough. Pero, yung kung hindi ko binawas yung 4,000, mas magiging marami. Pero ngayon, kasi nakuha ko na yung by the month of March, April. For this month, May, June, dalawang buwan, ito na yung sahod ko. So, I still have this. So, a total, di ko lang sabi, puro 100 siya, guys. And, actually, nagbayad na ako ng bahay. Ang bahay namin dito is 2,900. So, 2,900. 1,900 times 1.6. Depende kasi sa rate. So, for now, I tried 1.69. I-try ko muna sa 1.69. 2,900 times 1.69. So, sa 4,000 pesos yung condo namin. Mura na siya. Pero sa Philippines kasi, pag isang kakasing OFW, wag never mong i-convert yung pera mo sa peso kasi masasaktan ka lang. And the important thing is you are gaining baht. You are gaining money. Ah, hindi naman peso yung kinukuha mo kaya hindi mabigat. Dito kasi Thailand guys is very very cheap. Hindi naman lahat cheap, but it's
way cheaper than the Philippines. Okay, so I have here 500, 1,000, 1,500, 2,000. 1, 2, 3, 4, 5. 2,500. 1, 2, 3, 4, 5. 3,000. 1, 2, 3, 4, 5. 3,500. 1, 2, 3, 4, 5. 4,000 baht. See, I have 4,000 baht, and my sweldo ka pa as a teacher, di ba? So parang wow, hindi naman ngayon lang to guys pag magsweldo, pero talagang may panahon din talagang walang wala. So it really depends on you on how to save your money. So for this time, since nagbayad na kami ng bahay ng 2,000, so 4,000, 5,000, 6,000 baht ang nagasto ko, or 6,000 plus. So okay, let's compute kung magkano talaga ang sweldo kong natanggap sa 5-1 talk guys. 6,000 baht plus plus yung na-withdraw ko ng 4,000. So a total of 10,000 baht. See, baht lang yan ha, times to the times to 1.69, which is the rate for today, 1.69. So a total of 16,900. Ito ang sweldo ko sa 5-1 talk in 4 months. Diba? Hindi naman siya masyadong malaki to compare to other teachers in 5-1 talk. Kasi nga, full-time kasi sila. They started 8 p.m. then they will end 11. So for me, I started 6 p.m. and 10 p.m. Tapos, kukunti lang yung student nag-book. Kasi nga, mas prefer nila sa morning, then others naman sa hapon, sa gabi. So sa akin, may pumapasok naman at may regular student ako until now, 4 months na po siya sa akin. So this is it. This is my salary inside of 4 months, a total of 16,000. 16,000, magkano naman, hindi ko naman memorize. 16,900 pesos. Okay, so that's my salary guys in 5-1 talk. And also, if you like to apply, or if you want to be as a 5-1 talk teacher, or if you want to be one of us, the link is under the description. That's my link, my referral code. Para din naman siguro ayusin niyo naman. Alam ko naman, surely matatanggap naman din kayo. Kasi they really need some more teachers today. Okay, so just click the link and all you have to do, just follow the steps. And ganun, mag-apply ka na. Then, see you soon in 5-1 Talk. And makikita nyo, this is my profile. This is my profile. Yan, junior teacher. My name is T. Kasi sasabihin, kasi tini-change nila yung pangalan. So, hindi yung pangalan mo ngayon, for example, pangalan mo Michael, pangalan mo Stephen, tini-change nila. Depende yun sa or kayang ma-pronounce ng mga bata yung pangalan mo. So, parang sa akin is Sen. Parang hindi siya mas magandang pakinggan. Or hindi ko lang alam why, I don't know why they change my name. Basta yun na yun. Sila nang bahala doon. Then all you have to do to be qualified as 5-1 talk teacher, you need to attend the training, demonstration, and submit all the documents, submit all the requirements of 5-1 talk. So that's it. And welcome to 5-1 talk. Okay, thank you so much for watching this vlog today.